Si Bunso ay may matinding ubo at plema. Hirap sa paghinga, masakit ang lalamunan at hindi makatulog sa gabi. Pati si Mami ay kulang na rin sa pahinga. Nakakaawa na pakinggan ang patuloy na pag-upo ng bata. Ngunit hindi tayo sigurado kung ano ang dapat ibigay sa kanya. Halina't ating alamin sa video na ito kung ano ang pwede nating gawin pansamantala. Ang pangkaraniwang over-the-counter medicines na pumipigil sa ubo ay hindi agad nirerekomenda ng mga doktor para sa mga bata. Madalas, ang formulation ng mga ito ay angkop lamang para sa mga adults. Kung gagamit nito, kailangan kumonsulta muna sa doktor para sa tamang dosage para sa mga bata. Importante ding malaman ng mga magulang na hindi lahat ng ubo ay masama at dapat sugpuin. Ang mild na ubo ay nakakatanggal ng mucus sa airway ng respiratory tract at tumutulong sa paghinga. Kaya't madalas ay hinahayaan na lang ito na gumaling ng kusa. Ngunit kapag matindi na ang mga sintomas ng bata, maaari na itong maging sakit o lagnat. Masakit na rin ito sa dibdib o baga at sa lalamunan. Sa ganitong pagkakataon, kailangan ng bigyan ng mabilis na lunas ang bata. Para makasigurado, subukan muna ang mga praktikal na home remedies na ito para sa ikagiginhawa ng inyong mga anak. Honey. Ayon sa medical studies, ang honey, lalo na ang raw honey, ang isang natural remedy sa dry cough. Mayroong natural anti-inflammatory properties ang honey na nagpapakalma sa agresibong ubo. Ang tamis nito ay nagsistimulate ng salivary glands na tumutulong sa pagbawas ng kati o irritation sa lalamunan. Para sa inyong mga kids, pwede niyong painumin ng isang basong tubig na may halong 1/2 hanggang 1 teaspoon ng honey bago matulog. Maaari rin itong lagyan ng 1 teaspoon ng apple cider vinegar or fresh lemon juice dahil mayroon itong mga antioxidants. Tandaan lamang na ang honey ay bawal sa mga baby na 1 year old pababa. Hindi pa kaya ng mga maliliit na bata ang lumunok ng honey at maaari silang mabulunan ng dahil dito. Maaari din itong maging sanhi ng infant botulism, isang uri ng seryosong food poisoning. Siguraduhin ang inyong anak ay nasa tamang edad at laki bago sila bigyan ng honey. Chicken soup. Isang common na lunas sa ubo o sipon na nagmula pa sa ating mga ninuno ay ang chicken soup. Bagaman ito ay hindi gamot, isa ito sa mga effective na home remedies for cough for kids. Ang chicken soup ay nagbibigay ng mga mahahalagang fluids na kailangan ng dehydrated na katawan. Hindi rin maipagkakaila na ang pagluto at paghahain ng chicken soup para sa may sakit ay may kasamang pagmamahal na nararamdaman ng isang bata at nagbibigay ng lakas sa kanya. Kaya mga mommies at daddies, dapat tandaan na ang pinaka-effective pa rin sa natural remedies for cough and cold ay ang pagmamahal at pag-aaruga. Chest rub. Ang vapor rub ay isa sa pinaka-common na remedies for cough and cold at halos lahat ng tahanan ay mayroon nito. Maglagay ng maliliit na amount ng baby rub sa kamay at ipahid ito sa dibdib at leeg ng bata. Pasuotin ng maluwang na damit ang bata para makaikot ng mabuti sa katawan ang vapors. Huwag ilagay sa ilong o sa ilalim ng ilong ang vapor rub dahil ang comfort nito ay masyadong matapang para sa maliit na nasal airways ng tao, bata man o matanda. Ang regular chest rub ay hindi inirerekomenda sa mga batang 2 years old pababa. Pero ang specially formulated baby rub ay pwede sa mga sanggol 3 months old pataas. Tubig at asin.
Isang simpleng dry cough treatment na di kailangang gastusan ay ang pagmumumog o paggargle ng tubig na may asin. Ang asin ay nag-aabsorb ng tubig sa katawan. Hinihigop nito ang tubig mula sa tissues ng lalamunan kaya't nababawasan ang pamamaga. Ihalo ang 1/4 hanggang 1/2 teaspoon ng asin sa isang basong tubig. Ipamumog ito sa batang 6 years old pataas. Hindi ito mainam para sa maliliit na bata o sanggol. Itaas ang ulo. Mahirap sa may plema ang huminga ng maigi kapag nakahiga sa flat na higaan. Upang makadaloy ng mabuti ang oxygen sa respiratory system, kailangang mas mataas ng kaunti ang ulo. Lagyan ng unan sa ilalim ng ulo ng bata o di kaya itaas ang bahagi ng crib o kama kung saan nakapatong ang ulo. Tandaan lamang na palaging mas maselan ang pag-aalaga ng sanggol. Para sa mga newborn hanggang 1 year old, hindi inirekomenda ang paglalagay ng maraming unan sa crib dahil baka ito ay maging sanhi ng suffocation sa bata. Uminom ng maraming liquids. Sa kahit anong karamdaman ng respiratory system, laging dapat painumin ng maraming liquids ang may sakit. Ito ay para ma-flush out sa sistema ng bata ang anumang bakterya o virus na sanhi ng matinding ubo o plema. Iwasan lamang ang mga inuming maraming asukal, katulad ng canned fruit juice o soft drinks, dahil ang asukal ay lalong nagpapagaspang sa lalamunan. Malinis na hangin at paligid. Iba-iba ang maaaring causes ng pag-ubo ng inyong anak at isa dito ay ang allergies. Pwedeng allergic siya sa alikabok, balahibo ng hayop, kagat ng insekto at iba pa. Kung hindi natin alam kung saan allergic ang mga anak natin, ang pinaka-practical na solusyon ay ang panatilihing malinis palagi ang paligid nila. Siguraduhing malinis at bagong laba ang mga bedsheets at pillowcase ng mga bata. Ilayo din sila sa usok ng sigarilyo. Cough medicine. Ang gamot pang ubo ay ibinibigay lang sa bata bilang last resort. Ang tamang dosage nito ay depende sa edad at timbang ng bata, kaya mas mabuti na ang doktor ang mag-prescribe nito. Kailan dapat tumawag ng doktor? Kapag may lagnat na ang bata. Kapag ang ubo ay may tunog na matinis na sipol at pamamaos. Kapag ang ubo ay may kasamang asma. Kapag umuubo ng dugo at kapag umabot na ng 2 weeks ang mga sintomas. Ang maagang pagsusuri ng mga sintomas ng inyong anak ay ang pinakamainam pa rin na solusyon sa ubo at karamdaman ng inyong anak. Kapag hindi kayo sigurado sa tamang lunas para sa kanya, ay huwag mag-atubiling dalhin siya agad sa doktor.